Balita mula sa lalawigan ng Negros Occidental na kilala ng dalawang katao na isinalvade sa Barangay Dulao, lungsod ng Bago, Negros Occidental noong nakaraang Biyernes, September 22. Ang mga biktima kinilala na si Scott Spiel, 38 anyos, residente ng Barangay Bakong, lungsod ng Bago at temporaryong naninirahan sa Rosario Mabini, Barangay 38, lungsod ng Bacolod. Si Spiel positibong kinilala ng kanyang tiyuhin na si Roger Arivalo, residente ng Barangay Bakong ng nasabing lungsod. Ayon kay Arivalo, si Spiel ang nagtatrabaho bilang caretaker at buga sa Golden Field Commercial Complex dito sa lungsod ng Bacolod. Tinorture si Spiel bago pinatay at iniwan sa Barangay Dulao at umano'y involbado sa ilegal na droga. Nakita na nakahandusay at wala ng buhay si Spiel at Eduardo Abiliar Pelie, residente ng Puro Katilingban, Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Umaabot sa 2.5 million pesos na halaga ng shabu ang na-recovery ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 6 sa drug bust operation sa Barangay Santo Niño Norte, distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Nadakip sa operasyon sina Milbert de la Cruz, 41 anyos ng probinsya ng Aklan, at April Joy Batayula ng Iloilo City. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, officer in charge ng RPDEU, base sa kanilang monitoring kasama sa malalaking distributors ng illegal drugs sa Iloilo City at Calibo Aklan sina De La Cruz at Batayola. Dagdag ni Soliman, ang dalawang nadakip ay distributors rin ni Reniboy LSRB na nakapit ngayon sa New Bilibid Prison. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, timbong ang isang lalaki matapos itong mahulihan ng pinatuyong dahon ng marijuana sa ikinasang drug bypass operation ng PMP at ng PDEA Region 5 sa Barangay Binangkahan, Sorsogon City sa probinsya ng Sorsogon, pasado alas 10 kagabi. Ang suspect manoy isang grade 12 senior high school student sa naturang lungsod na manoy talamak sa pag-ibenta ng marijuana, lalo na sa mga kamag-aral nito. Nasamsam sa suspect ang isang plastic sachet na may laman na piniwala ang pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 1,000. Nasa custody ngayon ng mga otoridad ang suspect na grade 12 student na nakatakdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC Network News, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Arestado dito ng pulisya ang isang last term na barangay kagawad makaraang magsagawa ng drug bypass operation ang mga tauhan ng PNP Quezon. Batay sa nakarating na report sa Camp Guillermo Nacar sa Lucena City, kinilala ang drug suspect na si Cesar General, 42 anyos, incumbent ng barangay kagawad ng barangay Kalubihan, Pitugo, Quezon. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng pulisya, kabilang sa high value target, batay sa listahan ng PNP ang nasabing drug suspect na kagawad. Bandang alas 5:25 ng hapon nang isagawa ang drug bypass operation ng PNP kung saan hindi nakapalag nang biglang arestuin ng pulis. Matapos niyang pagbilhan ng 3 perasong sachet na hininalang shabu, ang mga pulis magpatapos magpanggap na buyer ng nasabing shabu. Ang nasabing kagawad ay nakakulong ngayon at kakaharapin nito ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjancho. Kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nasa 755 individual na ang naaresto ng PNP sa drug operations sa iba't ibang lalawigan sa rayong Bicol ngayong taon. Ayon sa PNP Bicol, kabilang sa mga operasyon ay mga implementasyon ng search warrants, bypass operations at arrest warrants. Sa nasabing bilang, 179 rito ay mga street level individuals, 102 ang high value targets at 474 ay newly identified suspects.
Sa kabilang dako, 3 naman ang namatay sa mga nasabing operasyon at nasa 1,218 na rin ang bilang ng mga nasampang kaso sa korte. Samantala, sa buong rehiyon ay umabot na sa 67 milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng PNP Bicol ngayong taon. Para sa MBC Network News, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Dahil sa laki ng alon sa dagat, binalas na malunod ang 2 sa Delia Beach Resort, CQ Puente, Barangay Poblacion, Morong Bataan kahapon. Ayon sa mga saksi na naroon sa lugar, naganap ang insidente ng pagkalunod sa mga biktima alas 12:15 ng hapon kahapon. At unang nasagip umano ang biktima na si Rafael De Mesa, 26 anyos, na isang OFW at dinala ito sa pinakamalapit na Rural Health Unit ng Morong, subalit idiniklara ito ni Doktora Emma Bugay na dead on arrival. Samantalang ang isa pang biktima na si Joshua Reyes De Mesa, 14 anyos, grade 8 student, nakaporesidente itong mga biktima ng Doña Adela Subdivision, Barangay Mountain View, Marebeles, ay nananatili itong nawawala. Base sa testigo na si Mrs. Ana Macuña at Mrs. Jocelyn De Rueda, kaanak ng mga biktima, walang lifeguard sa lugar nang maganap ang nasabing pagkalunod ng dalawa nilang mga kaanak. Malakas umano ang current ng tubig at tinangay ang mga ito papunta sa gitna at nalunod. Sa ngayon, nagtulong-tulong na rin ang Maritime Group, Coast Guard, PNP, PHMI Volunteers Group para mahanap ang 14 anyos na biktima. Panawagan sa publiko na kapag malakas ang alon sa dagat ay iwasan muna maligo sa dagat para hindi mauwi sa trahedya ang sana'y masayang outing ng pamilya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa dami ng nagpapakonsulta ngayon sa mga klinika sa mata o EENT dahil nga sa sakit na sore eyes. Sa ngayon, halos wala nang mabili at nagkakaubusan na ang mga gamot o ointment na pamahid at pampatak sa mata. Maging sa lalawigan ng Aurora, ito ngayon ang isa sa mga iniindang problema ng mga magulang tulad ni Diana. Mayroong 2 anak. Ang isa sa kanyang anak ngayon ay mayroon ng sore eyes. Pero ang problema, bagamat nagpakonsulta na, walang mabili ng mga gamot para sa sore eyes ng kanyang anak sa malalaking mga botika sa bayan ng Baler. Napilitan ito na magpabili sa bahagi nga ng Cabanatuan City. Ang problema, halos nagkakaubusan na rin ang malalaking drugstore dito sa Cabanatuan City para sa gamot ng mga nagkakasakit sa sore eyes. Isang malaking drugstore sa Cabanatuan City ang aking pinuntahan. Aminado ito na wala na at nagkakaubusan ng araw ang kanilang mga gamot para sa ointment na pamatak sa mata. Kahapon, halos maraming tumawag sa kanila para nga magpa-reserve. Isa na lamang ang natitira dito. Napilitan akong hintayin at tawagan nila ang nagpa-reserve dito. Maswerte na hindi na raw kukunin, kaya't napilitang ibigay sa akin ang natitirang isa. Matatanda ang nagpahayag ang Department of Health sa publiko na mag-ingat para nga huwag nang kumalat ang ganitong sakit na airborne. Nauna nang nagkaroon ng pagdami ng mga pasyente na nagkaroon ng sore eyes ang lalawigan ng Cagayan. Matatandaan halos mahigit 300 ang kanilang mga naitala na mga pasyente dahil sa sore eyes. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.